Habang nakasakay si Lapio Carpio sa kalabaw, hindi niya pa rin pinahintulutan ang kanyang mga pangkat na imulat ang kanilang mga mata. Napakarami ng kakaibang boses silang naririnig sa paligid, pero lahat ng ito ay ipinagsawalang bahala lamang nila Gonzalo. Habang nagpaparamdam kasi sa kanila ang mga engkanto, hindi rin tumitigil si Pio Carpio na ipaalala sa kanila na walang katotohanan ang lahat ng kanilang mga nasisilayan o nararamdaman. Nang tuluyan na silang makaalis sa lugar, doon pa lamang sila pinahintulutan na imulat ang kanilang mga mata upang masilayan ang paligid. Nang masipat ni Gonzalong malayo-layo na sila sa gubat, muli niyang sinipat ang lugar na yon upang hanapin ang mga itim na engkanto. Sa pagsilay dito ni Gonzalo, muli niyang nakita ang mga engkanto na pilit ginagaya ang kaanyuan ng kanyang anak upang linlangin siya. Hindi na ito pinansin ni Gonzalo gawa ng pilit niyang itinatak sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Pio Carpio. Nang madapo na sila sa nyugan, doon na nila pinagpasyahang magpahinga sa paglalim ng gabi. Bukas at sa mga susunod na araw, maglalakbay tayo kahit gabi, ha? Hindi na tayo pwedeng magaksaya ng oras dahil ramdam na ramdam ko na ang nalalapit na daluyong ng karagatan. Wika ni Pio Carpio. Pero Ermitanyong Carpio, kulang ang langis nating magbibigay liwanag sa ating mga gasera. Sigurado ho ba kayong maglalakbay tayo kahit gabi? Alam nyo naman ho, masyadong mapanganib ang kagubatan sa tuwing binabalot ito ng kadiliman. Sagot naman ng isa sa mga albularyo. Alam ko ang panganib na nakalakip sa ating paglalakbay sa dilim. Huwag kang mag-alala. Kasama natin ang Panginoon. Kaya siguradong hindi tayo mapapahamak. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang makapagpahinga na ng maayos, gawa ng magiging seryoso na ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Pagsapit ng umaga, bago pa man pumutok ang bukang liwayway, muli nang nagpatuloy ang pangkat ni Pio Carpio sa kanilang pagtungo sa tungawan. Sa paglipas ng araw, matagumpay na nakarating ang pangkat ni Pio Carpio sa tungawan. Lahat sila ay puyat na puyat sa kadahilan ng dalawang araw ding walang pahinga ang kanilang paglalakbay. Nang marating na nila ang lugar ni Samuel, pinili nilang magpahinga na muna upang mapaghandaan ang mga susunod pang paglalakbay ng kanilang pangkat patungo na ng Ulotanga. Ang iilan sa mga albularyong kasama nila patungong Siokon ay hanggang tungawan na lang gawa ng doon ito naninirahan. Gonzalo, naway, mag-iingat kayo nila Ermitanyo Carpio sa pag-alis nyo dito ng Ulotanga. Huwag kayong pakakampante sa layout, Gonzalo, dahil mas higit na marami diyang nakatirang nilalang kesa sa kagubatan. Wika ni Samuel. Oo naman, Samuel. Minsan na naming nakainkwentro ang mga nilalang na yan sa laot. Hindi na yan bago sa amin, kung kaya't madali na lang namin itong malalagpasan. Ang inaalala ko lamang ay ang daluyong na sinasabi ni Tio Carpio. Sagot naman ni Gonzalo. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Kasama niyo si Ermitanyong Carpio. Manalig kayo sa kakayahan niyang iligtas at pamunuan ang ating grupo. Sagot ni Samuel. Habang sila ay nag-uusap, hindi nila napansin na maiging nakikinig pala sa kanilang usapin ang Ermitanyo. Nang pumasok na ito sa kanilang kubong pinagpapahingahan, nagwika ito ng, "Ang daluyong na tinutukoy ko ay ang nalalapit na sagupaan ng mga engkantong nasa laot
laban sa mga diwata ng kagubatan. Hindi ko man ito makumpirma sa ngayon, pero nabanggit na ito ng hanging kumausap sa akin. Nang marinig ito ni Gonzalo, ilang minuto din silang natahimik dahil sa pagkagulat. Ang nagawa lamang nila noon ay titigan si Pio Carpio na punong-puno ng katanungan sa kanyang isipan. Kaya kasi maraming nawawala sa laot na yan. Kasi nga teritoryo yan ng mga engkanto. Kapag nagkakaroon ng bagyo sa kalangitan at daluyong sa karagatan, merong nagaganap na digmaan sa pagitan ng mga nilalang. Pero hindi dapat ito'y pag-alala. Dahil hindi nandadamay ang mga engkanto ng mga nilalang na merong pisikal na anyo. Piliin lamang nating huwag pakialaman ng bawat isa sa kanila upang maiwasang magkaroon ng problema. Ah, siya nga pala Gonzalo. Bukas ng umaga ang paggalis natin sa tungawan. Maghanda ka na dahil ilang oras na lamang makikita mo na ang iyong mag-iina. Dagdag pa ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling paglabas nito ng kubo kung saan nagpapahinga ang kanyang pangkat. Sila Gonzalo naman noon, piniling magpahinga na upang paghandaan ang nalalapit nilang paglalakbay kinabukasan. Sa pagsapit ng gabi, napuno ng kasiyahan ang baryo nila Samuel dahil sa masaya at ligtas nilang natapos ang kanilang mga misyon. Hindi man nila nakita si Ginang Sedes, naging sulit naman ang kanilang paglalakbay dahil sa nasilayan nila si Tatay Dadoy at ang kabalyerong puti nito. Maliban sa pagsilay nila kay Tatay Dadoy, marami ring natutunan si Gonzalo sa kanilang paglalakbay. Labis-labis ang pasasalamat niya sa kanyang tiyuhin na isinama siya nito sa kakaibang mundong tinatahak ng mga ermitanyo. Habang sila ay nag-iinuman sa kasagsaga ng gabi, naging masaya naman ang kanilang pangkat sa huli nilang pagsasama. Ang iba sa mga ito ay umiiyak na, gawa ng labis na silang napalapit sa kanilang mga kaanib na nakatira sa tungawan. Mga kasama, naway maging kayamanan sa inyo ang mga alaala ng ating pagsasama patungong panabutan. Hindi ko kayo malilimutan. At maging ako man ay labis ang kalungkutang na darama ngayong araw. Sa huling pag-iinuman natin, inyo sanang isa puso na tayo ay magkakapatid at iisa ang nananalaytay na dugo sa ating mga katawan. Wika ni Pio Carpio. Salamat ho, ermitanyong Carpio, sa maayos at ligtas mong pamumuno sa ating samahan. Tunay ngang isa ka sa mga magaling na pinuno na pinagkakatiwalaan ni Mamang. Wika naman ang iilan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming masayang alaala ang kanilang binalikan. Halos inabot na sila noon ng umaga, gawa ng hindi nila nagawang magpahinga sa huling pag-iinuma ng kanilang samahan. Pagsapit ng umaga, hindi nagpakita si Samuel sa pag-alis nila Gonzalo. Pilit pa niya itong hinahanap pero sadyang ayaw talagang masilaya ni Samuel ang kanilang pag-alis sa tungawan. Naging mahirap kay Gonzalo ang mga sandaling yun, gawa ng kahit papaano nais niyang masilayan ang kanyang naging matalik na kaibigan bago man lang sila lumisan. Nang masipat ni Pio Carpiong namumula ang mga mata ni Gonzalo, pinili niyang lapitan ito upang kausapin. Huwag mo nang alalahanin si Samuel, Gonzalo. Marahil ay, ito ang kanyang daan upang ipakita ang kanyang pagpapaalam sa ating grupo. Alam kong labis itong nasaktan, kung kaya't ayaw nitong tayo ay masilayan. Ituon mo na lamang ang iyong wisyo sa ating paglalakbay at sa iyong anak na naghihintay.
wika ni Pio Carpio. Sige ho, tiyo. Naiintindihan ko ho kayo. Babalik na ho ko sa aking trabaho dito sa bangka. Sagot ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbalik ni Gonzalo sa unahan ng bangkang kanilang sinasakyan. Siya ang tumitingin ng karagatan upang hindi sila maligaw ng paroroonan. Alam nilang bubuno sila noon ng isang gabi sa laot, gawa ng nagkaroon ng butas ang kanilang layag na siyang nagpapabilis ng kanilang paglakbay. Sa pagsapit ng gabi, dalawa lamang ang gaserang nagbibigay liwanag sa kanila sa gitna ng laot. Ang iilan sa mga kasama noon ni Gonzalo ay maaga pang natulog dahil sa puyat noong huling gabi nila sa tungawan. Tanging ang magtsuhi na lamang noon ang nagbabantay ng bangka upang hindi sila matangay ng alon sa ibang direksyon. Habang pinagmamasdan nila Pio Carpio ang napakatahimik na laot, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaramdam sila ng isang napakalamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanilang bangka. Dahan-dahan silang napalingon sa kanilang likuran at doon nila nasilayan ang nakakapangilabot na mga nilalang. Ayon kay Gonzalo, paglingon niya noong mga oras na yon, bumungad sa kanya sila Mapulon at Mayari na merong daladalang hindi mabilang na kawal. Nagliliwanag ang mga ito sa kalangitan at kasabay nito ang isang napakalakas na pagdaan ng hangin sa buong paligid. Ilang minuto lamang ang lumipas nang biglang nakarinig sila Gonzalo ng pagdagungdong sa ilalim ng dagat at kasabay nito ang pagkulimlim ng panahon sa paligid. Nagkaroon na din ng bahagyang alon na siyang naging hudyat ng pag-umpisa ng daluyong. Iho! Gisingin mo ang ating mga kasama! Ang daluyong na sinasabi ko ay magaganap na! Natatarantang sigaw ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, walang sabi-sabi. Agaran niyang pinuntahan ang kanilang mga kasamang natutulog. Halos mahulog na ang iilan sa mga ito dahil sa sobrang lakas ng pagkagising dito ni Gonzalo. Nang masipat nila ang mga nangyayari sa paligid, agaran din naman nilang ibinaba ang kanilang mga layag. Dahil sa malakas ang hangin noon, kahit papaano nagawang makalayo nila Pio Carpio. Habang naglalakbay ang kanilang bangka, pinili nilang sipatin si Mapulon at ang hukbong dala nito. Kahit napakalayo noon nila Gonzalo, rinig na rinig nila ang nalalapit na digmaan. Nararamdaman na rin nila noon ang pag-uga ng kanilang bangka dahil sa mga nagsisitaasang alon. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umula ng napakalakas na halos hindi na masilayan nila Gonzalo ang buong paligid. Nagkaroon na din ng malalakas na alon na siyang naging hudyat sa pag-umpisa ng digmaan ng diwata ng panahon laban sa mga engkantong naroon sa laot. Kitang-kita ni Gonzalo ang pagharap ni Mapulon sa isang nilalang na punong-puno ng kaliskis sa katawan. Meron itong palikpik ng isang pating at buntot ng isang isda. Sa paglubog ng grupo ni Mapulon sa ilalim ng dagat, tuluyan ang nawala ang mga ito sa paningin ni Gonzalo. Dahil sa hindi na nila nasisilayan ang digmaan, muli nilang itinoon ang kanilang wisyo sa pagpapanatili ng kanilang bangka sa direksyong patungo sa isla ng Lipari. Napakataas man noon ang mga alon, pilit pa rin inililigtas nila Pio Carpio ang kanilang bangkang sinasakyan. Sila Gonzalo noon, patuloy ang pag-alis ng mga naimbak na tubig alat sa kanilang bangka upang hindi sila malubog ng tuluyan. Nang medyo makalayo-layo na sila sa laot, doon na unti-unting kumalma ang karagatan.
Sa pagsilay nila sa karagatang pinaglalabanan ng hukbo ni Mapulon, doon nila nakita ang naging puso ng daluyong. Napakalakas ng ulan sa laot at merong panakanakang pagkidlat. Namumuti din ang karagatan noon na siyang senyales na nagkakaroon ng malalaking alon sa laot. Diyos ko! Tiyo Carpio! Ang pangkat ni Mapulo na nakikipaglaban sa mga engkantong nagahari sa karagatan! Sigaw ni Gonzalo habang nakatingin sa laot. Ano kaya ang rason ng diwata ng panahon sa pag-aklas ng digmaan laban sa mga tamawo ng karagatan? Kapag nagkaroon kayo ng koneksyon, iho, maaari bang tanungin mo siya kung ano ang mga nangyayari? Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang bumalik sa kanyang trabahong iniwan. Nasisipat na nila noon ang isla ng Lipari, kung kaya't alam nilang malapit na sila sa lupain ng Zamboanga Sibugay. Sa paglipas ng gabi, patuloy pa rin ang malalakas na alon sa gitna ng laot. May mga ipo-ipong nakikita noon sila Gonzalo, pero hindi na nila ito nagagawang pansinin, gawa ng napakalayo na nila sa lugar na yon. Sa pagsapit ng bukang liwayway, biglang bumalik ang pagiging normal ng karagatan. Basang-basa noon sila Gonzalo buong magdamag, kung kaya't hindi nila maiwasang makaramdam ng labis na ginaw. Nang marating nila ang isla, agara naman silang sinalubong ng kanilang mga kasama. Binigyan sila nito ng maiinom na kape upang maalis na ang kanilang panginginig sa kanilang mga katawan. Nang makapagbalit na ng damit sila Pio Carpio, labis-labis ang kanilang naging pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanila sa isla ng Lipari. Hindi din naman sila nagtagal sa lugar, gawa ng ninais nilang marating ang Ulutanga noong ding mismong araw na yon. Nang tuluyan na silang makaapak sa lupain ng Zamboanga Sibugay, isa-isa nang nagpaalam sa magtsuhin ang kanilang naging kasama sa paglalakbay. Sa paglalakbay ng magtsuhin pabalik ng Ulutanga, naging masaya naman ang kanilang pag-uusap. Dalawang kalabaw lang ang kanilang dala noon, sa kadahilan ng marami-rami ang kanilang mga gamit na dala-dala pa uwi. Tiyo Carpio, sa tingin nyo, magiging maayos ba ang ating mga kapatid? Hindi ko kasi maiwasang mag-alala para sa kanilang kaligtasan, Tiyo. Wika ni Gonzalo habang nakasakay sa kalabaw. Huwag mong alalahanin ang mga yon, iho. Manalig ka sa kanilang mga kakayahan at abilidad. Hindi nila tayo kailangan upang maging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Ako may labis na natutuwa sa'yo dahil ganyan din ang aking naging pakiramdam noong mga panahong unang beses kong maranasan ang mawalay sa mga itinuring ko ng kapatid. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang ngitian na lamang si Pio Carpio. Sa pagdating nila sa Ulutanga, halos hindi na mapigilan ni Gonzalo ang labis na pagkabog ng kanyang dibdib. Pagdating nila sa kanilang pamamahay, agaran din namang pumasok si Gonzalo na merong mga ngiti sa kanyang labi. Nognog! Anak! Nasaan kayo? Masayang sigaw ni Gonzalo habang papasok ng kanilang bakuran. Si Pio Carpio naman noong mga oras na yon ay piniling sundan na muna si Gonzalo upang kumustahin ang mag-ina nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas ang asawa ni Gonzalo na halos hindi alam ang kanyang gagawin. Pinili nitong yakapin si Gonzalo ng napakahigpit na parabang ilang taon itong nawalay sa kanilang tahanan. Mahal, nasan si Nognog? Tanong ni Gonzalo.
Mamaya pa ang pag-uwi ng anak mo. Naroon ito sa habian ng abaniko kasama si Suplito. Hintayin na lang natin si Nognog dito, Gonzalo, para masurpresa ito sa iyong pagbabalik. Sagot naman ang kanyang asawa. Dahil sa sinabi nito, napilitang maghintay noon sila Gonzalo. Si Pio Carpio naman ay hindi na muna umuwi sa kanila. Gawa ng nais din itong masilayan ang nag-iisang anak ng kanyang pamangkin. Sa pagsapit ng hapon, doon na nga nasilayan ni Gonzalo ang naglalakad na si Nognog kasama si Suplito. Bago pa man makatungtong ng bakuran si Nognog, agaran din namang nilapitan ito ni Gonzalo upang yakapin. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, maging si Suplito noon at si Nognog ay hindi nakapagsalita nang masilayan nila si Gonzalo. Nog! Nog! Nandito na ako. Pasensya ka na anak ha, natagalan ng tatay mo. Hayaan mo, pabawi ako sa iyo at sa mga sakripisyong ginawa mo habang wala ako. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang responsableng iniwan ko sa iyo. Pero hayaan mo, gagawin kong lahat upang makabawi sa inyong dalawa. Wika ni Gonzalo. Sa'yo rin, Suplito. Maraming salamat dahil kahit papano, binantayan at inalagaan mo ang anak ko. Napakalaking tulong ng ginawa mo, Suplito. At labis ako nagpapasalamat para sa kabutihang ipinakita mo sa aking pamilya. Dagdag pa ni Gonzalo. Matapos nitong makapagsalita, agaran din naman itong niyakap ang kanyang kaibigan. Sinognog noon, hindi nagawang makapagsalita dahil sa walang humpay nitong pag-iyak. Noong mga panahong kasing umalis si Gonzalo sa kanilang pamamahay, hindi nila alam kung makakauwi pa ba ito ng ligtas o buhay. Nang makapasok na sila sa kanilang tahanan, pinili nilang maghanda na ng makakain sa panghapunan. Doon na din kumain si Suplito upang samahan sila Gonzalo. Habang sila ay kumakain, hindi na iwasang magtanong ni Gonzalo tungkol sa kanyang mga kaibigan na sina Sulay at Mirno. Nang marinig ito ni Nognog ay nagwika ito ng, Tay, hindi ko na ho alam kung ano nangyari sa baryong pinamumunuan mo eh. Magmula noong nawala ka dito, hindi na namin nakitang pumunta sa ating tahanan. Sila Sulay at ang iba mo pang kagrupo. Hindi ko alam, Tay, kung may nangyari na ba doon. Gawa ng hindi ko naman nakakausap ang mga yun eh, di ba? Sagot naman ni Nognog. Nang marinig ito ni Gonzalo, naging palaisipan sa kanya ang baryong kanyang pinamumunuan. Hindi na muna siya umalis noong mismong gabi sa kadahilan ng nais niya munang makasama ang kanyang pamilya. Okay, naku! Sana naman walang nangyari kila Sulay, no? Sige, isunod na kagad natin yung 48 para naman hindi na kayo mabitin. Kita-kits!